mga ka-showbiz. Balik showbiz na nga ang dating kapamilya teleserye sweetheart na si Christine Hermosa matapos ang mahabang pahinga nito sa industry. At ang latest na naka-line up ngayon para sa kanya, magkakaroon siya ng guesting sa GMA Network along her real-life husband na si Oyo Boy Soto. Matatandang si Christine ang bumida noon sa original mega hit primetime soap na Pangako Sa'yo. At ang huling teleserye ni Christine ay noong 2010 pa, kung saan ay ginanapan niya ang karakter ng diwatang Eva sa ABS-CBN fantaserye na Noah. Ibinahagi ng actress na si Christine Hermosa ang kanyang matapat na saloobin at sentimiento ng ibinahagi niya na siya ang pumili na magkaroon ng pahinga sa industriya ng showbiz para sa kanyang mga anak. Sa pinakahuling interview episode nito, itinampok si Christine para sa isang panayam. Sa kanyang panayam, ikinento ni Christine ang kanyang paglalakbay ng pagiging ina. Ibinahagi ni Christine na pinili niyang magpahinga sa pagiging isang celebrity dahil gusto niyang tumutok sa kanyang mga anak. Yung paghinto mo sa celebrity business, was it deliberate? Tanong noon ni Tito Boy kay Christine. Actually Tito Boy, it was really my choice. Choice ko yun kasi medyo tumumatch ako pagdating sa kumbaga na wala rin talaga yung childhood medyo. Which happy ako doon kasi nabigyan ako ng pagkakataon to experience that. So eto na ako ngayon, dagdag pa ni Christine. Naitanong ko kasi marami sa ating mga kaibigan ang binabalanse. I'm not able to just be an artist. Pwede naman ako maging asawa, maging nanay. But you know, I wanna go back. Ikaw, tumuloy-tuloy ka talaga. Well, ngayon ngang malalaki na ang mga anak ko, masasabi ko na pwedeng gawing hati-hati. I mean, I can do alalayan sila hanggang sa lumaki sila. Siguro pag malalaki na sila, that's the time na unti-unting, you know, balik-balik ulit. Masaya rin umano siya sa mga kasabayan niyang patuloy ang pamamayagpag sa industriya. Makalipas ang maraming taon, pati na sa mga bagong artistang hinahangaan ngayon. Aniya, no regrets. I'm very happy for them dahil nararanasan nila yung gusto nila. No regrets ako. Masaya ako sa pinagdaanan ko. Although, ibang-iba naman talaga ang showbiz before than now. Ibang hirap dati than now. Iba yung makikilala ka sa haba ng panahon at sa hirap ng pinagdaanan mo. Ngayon, iba na ang trend. Instant na, dagdag pa niya. Komento naman ng mga netizen. Welcome back, teen. I miss watching your teleseries and movies. Still hoping for more Eco Teen Project. Yes, siya talaga ang may pinakamagandang mukha. Lalo pa niyang pinatunayan dahil di halatang apat ang anak niya ngayon. Ganun pa rin, maganda pa rin. Agree talaga ako, pinakamagandang mukha dahil nakita ko na yan si Teen. Yung mukha niya sobrang liit, parang Barbie, mula pa magandang hugis. Sana mapanood din siya sa kapamilya.